Ano na mga pamangkin, andito na ang inyong Tito Wi and welcome to my first vlog. So ito ang ating pilot vlog. And ito na rin ang episode 1 ng Landi Responsibly series. So yun, disclaimer lang no, kung hindi kayo komportable o nababastusan kayo sa topic natin, chance nyo na to para itigil yung pananood. R18 to normally, pero sa totoo lang, gusto ko talagang i-discuss to ng PG-13 level eh. Para alam nyo yun, habang maaga pa eh, malaman nyo na kaagad, di ba? Para hindi na kayo magkamali. Pero yun, kung sarado ang utak nyo sa bagong kaalaman, eh, hindi ko naman kayo pipilitin. Although I would like to say na yan yung isa sa mga toxic Filipino culture para sa akin. No, don't get me wrong, I have nothing against the conservative culture. Ang tinutukoy kong culture is yung pagiging ipokrito natin, di ba, na ano, bastos ka mo, kaya ayaw nating alamin, ayaw nating pag-usapan, ayaw nating malaman, ayaw nating matutunan. Kaya naman sanang iwasan kung inalam na lang sana natin, di ba? Panay bastos tayo, pero kapag nangyari sa atin, tsaka lang natin malalaman na kinapahamak pala talaga natin yun. Landi, responsibly. Okay. Sex. Hindi yun lang kung gano'ng karaming lakas ng loob ang inipon ko para masabi ko yung salitang yan dito sa vlog na to, dahil isang sensitibong usapin yan, at bago pa magsanga-sanga yung mga pag-uutak nyo, lilinawin ko lang na hindi ako sex guru, hindi ako sex expert. Nandiyan naman yung mga vlogs nila Mocha Yuson and Asia Agkawili before para sa mga sex tips. Okay, so nililinaw ko lang na hindi tungkol sa ganyan ang vlog ko, hindi ganun ang nature ng channel ko. Ayun, isa lang akong hamak na vlogger na gustong mag-influence sa paraang alam ko. Naniniwala kasi ako na may mga importanteng bagay na related sa sex na hindi masyadong na pagbibigyang pansin ng karamihan. Yeah? Landi, responsibly. Without further ado, let's talk about STD. Ano nga ba ang STD? Sexually transmitted disease. Okay, so sa madaling salita, yun yung sakit na nakukuha mo sa pakikipag-sex. Okay, so malamang nga karamihan sa inyo ang alam ng na-STD, yung ano eh, yung AIDS. Tapos siguro hindi nyo pa mag-gets masyado yung difference ng HIV sa AIDS. Okay, so padiliin natin ha. Yung HIV, yun yung virus. Yung AIDS, yun yung sakit na dulot ng HIV kapag napabayaan. Kapag na-infect ka na ng HIV, wala na talagang bawian yun. The best thing you can do is pababain yung HIV amount up to almost lang, non-existent, at i-boost ang immune system. Landi, responsibly. Hindi ko intention ha, na mang-offend ng mga HIV infected. Kung aware ka na meron ka niyan, I'm sure alam mo na kung ano yung ibig kong sabihin. Alam kong inalam mo na yung specifics ng HIV. HIV and AIDS, they're just one of the many terms na dapat nating i-google at intindihin. May isa pang sikat eh, yung tulo. Yung tulo, mapagkakamulan mo lang yan na UTI sa umpisa. Pero kapag hindi mo yan pinatingin agad sa doktor, magugulat ka na lang iba na pala, di ba? So, from UTI to STI, real quick. Yes, sexually transmitted infection. Same concept lang din sa HIV and AIDS. Magsisimula ang mga STD sa STI. Tapos, yun nga, infection muna, makukuha mo yung bacteria and virus. Kapag napabayaan, magiging disease. Ang sobrang dami pa talaga. May genital herpes, genital warts, syphilis, hepatitis B, so on and so forth. So, yun nga, kahit anong linis mo sa katawan, mahahawa ka. Eto ha, kung kaya nyo mag-search ng porn, dapat kaya nyo rin mag-search ng risks kapag ginaya nyo yung nasa porn. Landi, responsibly. Hindi naman natin kailangan maging medical experts para ma-acquire yung basic knowledge about STD, diba? The information is out there. Alamin na lang natin. Wala namang mawawala, diba? Naku, isa pa yan. Tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa ganito eh. Pagdating sa pagpapadoktor, ha? Ay, ayoko magpatingin sa doktor kasi kinakabahan ako. Baka malaman ko, may sakit ako. Ano ba naman klaseng
Diba? Seryoso, with that concept. Kasi alam nyo, meron tayong tinatawag na asymptomatic. Pag asymptomatic ka, wala kang symptoms, wala kang kakaibang nararamdaman, walang nangangati, walang masakit, walang problema. Pero hindi mo alam, carrier ka na pala ng virus. Diba? So, claim ka ng claim na hindi ka infected, hindi mo lang alam, nakakahawa ka na pala ng iba. I cannot act as your online doctor, hindi niyo ako online laboratory. So, if you are sexually active or if not so active, pero like, you know, napalaban na too long ago, eh, please get yourself tested. Landi, responsibly. So, punta na tayo sa kung paano siya maiiwasan. Unang-una, my most highly superlative, very much recommended strategy is abstinence. Yep, sa madaling salita, huwag kang makipag-sex. Yun ang ibig sabihin ng abstinence. Yeah, hindi ko kayo binubullshit. Yun yung pinaka-the best na paraan para makaiwas sa STD. So, huwag kang pack boy, huwag kang pack girl. Landi, responsibly. Pero syempre, huwag na tayo magplastikan. Maraming hindi kaya ang abstinence. So, doon tayo sa second suggestion ko. Stick to one partner. Uulitin ko ha, stick to one partner. Makontento ka sa isa, huwag kang papalit-palit ng sexual partner. At dapat yung kaisa-isang yun, wala rin katsurbang iba. Kasi hindi ubra tong strategy na to. Kung sumisegue yung isa sa iba, eh di paano pag nahawa siya, eh di nagkahawaan din kayo yung dalawa. So dapat wala kang sakit, wala siyang sakit, hindi kayo sumisegue sa iba, eh di safe kayo with each other. Tapos yung moral nyo pang dalawa, panghahawakan nyo sa isa't isa, kasi at least naglalandiman kayo at isa isang tao lang, di ba? Hindi kayo parang karinderya na bukas sa lahat ng gustong kumain. Sobrang hirap ba? Ha? Sobrang hirap ba talaga na maging stick to one kung isa naman siyang paraan para makaiwas ka sa STD? Sobrang hirap ba? Landi, responsibly. Sige. Ayaw mo talaga na stick to one. Sobrang landi mo talaga. Gusto mo talaga yung multiple sexual partners. Buhay mo yan. Hindi kita mabipingilan. Diba? Pero syempre, sana naman, huwag mo naman i-risk yung sarili mo sa ganyan. Diba? Pero fine. Kung lalaki ka, lagi ka nang magbabaon ng kondom. Kung babae ka, magbit-bit ka pa rin ng kondom. Kasi marami pa rin lalaki hindi nagbibit-bit yan. Yung mga lalaki niyan, may pambayad yan ang alak mo. May pambayad yan sa motel. Pero hindi pa rin bibili ng kondom yan. So, gano'n na lang ang policy. No glove, no love. Okay? Pero huwag rin naman kayo parang tanga lang na, ano ba yun, sa umpisa lang gumagamit ng kondom, tapos eventually tatanggalin nyo rin. Eh, di ganun din. Nagkapalitan pa rin kayo ng genital fluids. Nakakaloka. Diba? Oh, sige, nandun tayo sa nakakahiya kasi bumili ng kondom eh. So, ganun. Ganun na tayo ka-ipokrito talaga dito. Diba na, ano lang naman yung ilang segundong gagawin mo yun sa pinakamalapit na convenience store o butika, diba? Huwag mo na isipin na maja-judge ka nung cashier o kaya nung ibang nakapila. Kasi, diba, isipin mo na lang ganito. At least you are responsible enough to buy protection. Kasi yung iba dyan, hindi bumibili ng protection. Diba? Yun na lang ang isipin mo. Huwag ka na mahiyang bumili. Landi, responsibly. Pero guys, meron tayong tinatawag na oral sex. So, hindi ko kayo binubullshit. Totoong nangyayari yan. Embrace that concept na nakahawa rin po tayo ng STI or STD through our mouth. Okay? Pwede din yan magsimula sa ating mga bibig. Unorthodox pakinggan. Rare tong pakinggan. Pero lapatan nyo rin ang condom bago kayo sumisid sa kung saan dyan. Okay? Tapos, eto pa. Umatend ako dati sa sa City Hall ng isang seminar para sa health certificate. Ganyan. Para sa, kasi kailangan sa trabaho yun eh. So, yun. Para kaming comedy bar doon. Nakakaloka. Kasi explicit talaga yung mga pinagsasasabi ng speaker. Talaga, alam mo yun, yung tawa na tawa yung audience na may halong pagkailang. Alam niyo yun. So, meron siyang nabanggit doon na kakaiba na isi-share ko rin sa inyo. Kasi doon ko lang din yun narinig na to ha. So, yun. Parang ano ba yan? Ang awkward ikwento nito. Sabi ni speaker, kapag daw kailangan ng... Ang hirap. Okay, game. Sabi ni speaker, kung gumagamit daw tayo ng laway, saliva, as lubrication, dapat daw yung laway daw ng babae yung ilalagay sa ano niya, doon, yon. Kasi bacteria profile daw ng babae yon. So, at least same bacteria profile yung papasok sa sistema niya. Unlike kapag ginamit yung laway ng lalaki, ibang bacteria profile yung papasok sa sistema niya. Yon.
Did you catch my drift? Nasaktan nyo ba yun? So, yun. Pero, meron din tayong isa pang ano dyan na concern dyan sa lubrication na yan. So, guys, hindi lang dagdag pleasure yung lubricant na tinatawag. Yung iba dyan, gumagamit talaga ng lubricant. Kasi yung babae, hindi siya naglalabas ng natural lubrication. So, kailangan kasing maiwasan yung dry sex. Guys, kailangan yung iwasan yung dry sex. Kasi delikado yan kung tutuusin. So, huwag kayong atat na kahit tuyo pa, tuloy pa rin ang laban. Diba? Kasi magsisisi kayo kapag may nagasgas dyan. Nakakagasgas kasi yan. So, pag may gasgas, yun na, mahapdi yun, papasukan na yan ng bacteria. Mapunta na tayo ngayon sa hygiene. Okay? As much as alam ko magbababoyan kayo, diba? Importante rin to. Itong tinatawag nating personal hygiene. So, without further ado, kayo mga babae, before you go to the war, magbit-bit kayo ng antibacterial feminine wash. Hindi po pwede yung normal na feminine wash, ha? Yung ginagamit natin kapag meron tayo, kapag may period tayo, alam nyo na kung ano yung mga yon. Okay? So, hugas ka before ng laban, hugas ka after, tapos, wag mong kakalimutang umihi pagkatapos. Kahit hindi ka naiihi, pilitin mo umihi kahit konti lang para ma-flush out yung bakterya sa bungad. So, ganun din ho sa inyong mga lalaki. Hugas po kayo bago ang lahat. Tapos, maghugas ka rin pagkatapos at umihi ka rin. Responsibilidad nyo yan sa mga sarili nyo. So, anong babastos pa rin bang pag-usapan? Hindi ko intensyon, hindi ko layunin na i-promote ang premarital sex. Todo push pa nga ako sa abstinence, diba? Lalo sa mga kabataan. Kayo mga kabataan kayo. Aral muna bago landi. Uulitin ko, aral muna bago landi. Darating din kayo sa punto na, darating kayo sa edad na pwede nyo lang gawin niya yung hanggang sa magsawa kayo, diba? Pero sa ngayon, unahin nyo muna yung pag-aaral ninyo. Bakit? Because it will be worth the wait anyway, diba? Come on guys, mas hot makipaglandi and sa mga may sustansya ang utak kasi puro landi lang ang alam, wala namang laman ng utak, diba? Hindi ko sure kung parang may peer pressure bang nagaganap sa henerasyon ngayon na pag hindi ka nakipaglandian and since user siya sa mga friends, ganun, so kakansyawan ka nila, loser ka kasi hindi ka pa naglalandi, diba? Or ano ba, natatakot ka ba na iwan ka ng jowa mo, maghiwalay kayo, mga ganun, magagalit ba siya kapag hindi nyo ginawa yun, diba? Boys and girls, it will be worth the wait. It will be worth the wait. So, aral muna bago landi. So, totoo lang, kahit hindi ko naman naranasan yung mga pinagsasabi ko na STD dito, hindi ko naman na siguro kailangan maranasan yun para matutunan ko, diba? Maraming life lessons na matututunan mo na lang talaga pag naranasan mo. Pero feeling ko naman, exception to, di ba? Hindi naman siguro natin kailangan magka-STD muna bago matutunan na meron pala talaga nun at malaman kung paano siya maiwasan. Di ba? Matuto na lang tayo sa naranasan ng iba. Lagi niyong tandaan, hindi worth it ang 10 to 20 minutes of pleasure sa risk ng pakikipag-sex. Depende sa kung anong STD ang dumapo sa'yo at sa lakas ng immune system mo, kung pwede ka mabaog, magkaroon ka ng cancer, or worse, mamatay ka. Diba? So, kapag ba may STD ka na, masasabi mo pa ba na, okay lang, nasarapan naman ako eh. Diba hindi? So, kung hindi mo mapigilang maglandi, samahan mo na lang ng konting talino. Landi responsibly. Pak. Party. So, yun na nga. Yehey! Nakaraos na ating episode 1 ng Landi Responsibly series. So, ayun, ang aking pilot vlog. Abangan nyo yung episode 2 nung series, ha? Kasi hindi lang naman sa STD natatapos ang responsibilidad na kaakibat ng pakikipag-sex. Pero hindi ko lang sure kung yun din yung vlog number 2 ko. Kasi, diba, allowed naman ako mag-vlog tungkol sa iba. Hindi naman kailangan tuloy-tuloy yung series. Ayun na nga. So, yun! Yes! Yeah! Kapag marami ka natutunan dito sa video na to, i-like mo na. Ngayon, kung meron kang mga gustong sabihin, i-comment mo na. Tapos, kung gusto mo rin matutunan ng iba yung natutunan mo, i-share mo na tong video na to. At kung ayaw mo magpahuli sa mga susunod pang Tita Vlog, edi subscribe ka na sa YouTube channel ko. Diba? Diba? Yeah! Yeah! Tala siya, nabuburo na yung kilay ko, nakakaloka. Sige na. So guys, this has been Tito Wee, the tita that you never had. Bye mga pamangkin, pakabuit ko yun.
La!